Magandang araw sa inyo mga ka-treasure hunters all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. At shout out sa mga nanonood ngayon, salamat. At ang ating tatalakayin ngayon ay ang pinakamagandang treasure pointer na hindi tayo gagamit ng metal detector, ng gold scanner, or even yung mga signs and codes ay hindi na tayo gagamit niyan. The ultimate treasure pointer is the sun. Ang haring araw ang ating ultimate treasure finder. Ngayon ay aking ituturo sa inyo kung paano ito. Ito ang tinatawag na eclipse, gold in the shadow of the sun. Alright guys, ito ang ating tatalakayin ngayon, ang tungkol sa eclipse, which is the sun is the ultimate pointer to the treasure long buried during World War II. Meaning, ang araw ang pinaka-ultimate na magtuturo sa atin kung saan ang treasure dahil sa kanyang anino. Ito yung definition ng eclipse. Gold in the shadow of the sun. Ganyan ang meaning niyan. So, may itim siya dito sa itaas. Ang pag-carve sa kanya ay may itim dahil ito ang magsasabi na eclipse. Ang pagkuha ng gold, meaning ang buried treasure ay nasa shadow of the sun. Ngayon tingnan natin ang ating example ng gold in the shadow of the sun. Okay, so ang una ay dapat malaman natin na east ang ating pinanggalingan ng sunlight. Yan ay sa umaga. Sa umaga natin gawin ang paghukay niyan, galing ang anino ng sun. At anong oras ba sa umaga? Well, kung tingnan natin ang relo, kung meron tayong relo, hanap tayo ng relos. Well, kung tingnan natin ang relo, ang pinakamagandang oras sa paghukay ng treasure ay dito sa alas dos. Pero hindi meaning alas dos yan ng hapon, kundi dito tayo sa 10. Meaning kung baliktarin natin ang relo, ay ang mangyari dyan, baliktarin natin. Ayan. Magiging 10 in the morning. So dito tayo, alas 10. Ang angle ng sun ay alas 10 in the morning. Tatama yan sa ibabaw ng bato. Itaas natin ang relo para mas maintindihan. So dito tayo, so alas 10. So ito yung sun natin sa 10 o'clock in the morning. Pero galing sa east yan. At diretso yung sunlight dyan sa tuktok ng bato. So diretso doon. So meaning to say, dito nakabaon ang ating hinahanap na treasure using the formula of eclipse. Galing sa east ang sunlight, and then 10 in the morning tayo maghukay nyan. Ngayon kung 9 in the morning, hindi pwedeng 9 in the morning kasi straight yan doon. Malayo na at aabutin ka na ng 1 kilometer niyan. Pwede rin 11 dito ka sa may, I make that, kung baliktarin natin to ay 11 nga dito sa alas 11. Pwede rin, diyan din ang landing niyan. Diyan din ang landing. Kunti lang ang diferensya ng 10 at 11. So again, that is
how to use the Eclipse. So balik tayo dito sa ating example. Kung dito ang bato, ito yung bato at ito yung sun. Alas 10 ng umaga, 10 in the morning, pwede ring 11, ang ideal time para sa paghanap ng good shadow ng sun na tatama sa bato para matawag na eclipse ang method ng pag-retrieve or pag-recover ng treasure. Alright guys, nakuha niyo ba? Yun ang eclipse, balikan natin. Ito yung sign. Pwede rin walang sign na makita. Basta't maghinala ka na mayroong kakaiba sa bato na yan. Example sa bato na ito, kung mayroong kakaiba, pwede ka agad tayo mag-assume ng eclipse method of gold recovery. So dito yan tatama. Pwedeng 11 in the morning, pero mas maganda ang 10. So itong dalawa lang, 10 and 11. Paano sir kung 12? Eh kung 12 dito ka na, under the stone ka na. Diyan ka na mag-eclipse. Pwede rin ganun kung wala talaga sa 10, 11. Pwede tayong magbaka sakali sa 12. Alright guys, pero meron akong ipapakita sa inyo na ibang klaseng eclipse. Okay, sandali lamang. Alright guys, ito naman yung isang klaseng eclipse. Maraming ganito, maraming mga kaibigan ko, kakilala ng mga treasure hunters na nakakuha ng ganitong klaseng method sa pagkuha dahil lang sa butas at sinilip nila kung saan yung angle ng butas tatama. Example dito. At dito siya sumilip. So, direkta na yan dito. Pwede rin yan. Part din yan ng eclipse. Eclipse din yan ang tawag kasi gumamit tayo ng sun rays or yung sinag ng araw. So by definition, in the book of yung libro ng Yamashita Treasure, tingnan natin yung pagpakita ko sa inyo ang libro ng The Yamashita Treasure or The Yamashita Dream Book. Ito yun. Ang nagsulat si Akila Chrysaitos. Si Akila Chrysaitos, siya yung autobiographer ng treasure hunter na hindi nagbigay ng pangalan niya na taga Europe. At pag-uwi nila sa Europe, galing sa Pilipinas, nagpublish sila ng ganitong libro, General Yamashita's Dream Book. Yan ang title ng libro. Kung gusto niyong bumili, pwede yan sa Europe kung meron kayong kakilala. Balita ko na sa England na ang may-ari ng publishing na ito na si Akila Chrysaitos. At dito ko nakuha itong mga sign na ito. Si Akila Chrysaitos ang gumawa nito kasi nakita nila ito dito sa Pilipinas noong lumibot sila 1970s sa panahon ni Marcos. Nandyan sa libro na yan, kumpleto lahat yan. Pati yung TV series, yung World War II Lost Treasure, ay doon din kumukuha ng mapa sa libro na yon na The Yamashita Dream Book na gawa ni Chrysaitos na nasa England na ngayon. Alright, so ito yung isang sign ng kung tingnan nyo ay magkapareho talaga sila. Kung tingnan natin yan, ang itsura nila ay ayan, dito ay may ayan, dito rin ay meron din. So pareho talaga sila. Palagi tayong makakita ng ganitong sign pero hindi natin alam kung ano yan. Palaging treasure under, below. Palaging ganyan pero walang explanation. Ngayon ay na-explain na natin yan. Na ganyan pala. Si Chrysaitos pala yung gumagawa ng ganyan na libro. At nandoon lahat yung mga signs na gusto natin malaman. Okay, so ganito din. Kung kunwari, dito ang east. Example lang yan, dito ang east. At may sinag ng araw.
alas 10, alas 11 at pumasok dyan at dumiritso dito. So ayan, kuha nyo na. Dito ang ating excavation, ang paghukay. Eclipse din ang tawag niyan kasi ito yung tinamaan ng sinag ng araw. At kung may shadow man yan, kung dito tatama sa ibabaw, eh may shadow din yan, shadow dito. So ganun pa rin. Kaya lang mas precise and accurate itong hole dito. Kasi diyan dumadaan yung sunlight at direkta dito. Pinpoint talaga siya dito. Napagagaling ng gumawa niyan na code. Mga Hapon, napagagaling. Believe ako sa kanila. Okay, meron akong ipapakita sa inyo. Iba na namang klaseng eclipse ito. Ito ay marami doon sa isla, sa Leyte, sa Dinagat Islands. Maraming ganyan. Papakita ko, sandali lamang. At eto na tayo guys. Ito yung isang klaseng eclipse na kung tingnan mo ay magkapareho din talaga sila. Ito yung outer na circumference ng butas, ito yon. At ito yung sun. At kung tatapat dyan ang sun sa center, kung saan man, balik tayo. Okay, andito, balik na tayo. At kung ito yung sun, at ito yung sun sa diagram. So, magkapareho na talaga sila. By definition sa libro ni Chrysaitos, sun, oras, at sinag. Opening, may butas siya, opening ito. Air, may hangin na pumapasok. Ang lahat na yan, ng mga elements ay nandito yan sa picture na ito sa loob ng parang yungib na ito. So sun, meron tayong sun dito. Sa sign, ito yung sun. Light, merong light pumapasok dyan. Opening, ito yung opening, yung butas. And then hangin, may hangin na papasok. So lahat ay nandyan. Nandyan ang mga elements na sinasabi sa definition sa libro kung paano ang paghanap ng ganitong sign. So balik tayo dito sa butas. So ito na yun, ito yung butas. Meron siyang sun sa gitna, at kung tatapat na ang sun na nandoon siya sa east, 11 or 10 o'clock. So, i-assume natin na kung 11 or 10 o'clock, dito papunta ang sun rays. Dito. At papasok ang hangin sa sinasabi. Merong hangin. Merong sunlight. Papasok din ang sunlight papunta dito. At ngayon, dahil sa malaki ang circumference ng sunlight, kasi parang flashlight lang, kasi parang flashlight, diba yung flashlight ay letter mag-V yung shape ng light galing sa bumbelya. So, ang mangyari niyan ay malaki ang circumference dito. Ngayon, paano kung malaki yan? Walang problema kasi meron tayong center. Ang center, yan ang itatama natin dito. At dito lang tayo sa center maghukay, guys. Alright, sana nasundan niyo ako. Kulayan natin ang green. So, ang hukay natin ngayon ay ilimit natin sa maliit lang. 1 meters or 1 meters and 1 half or 2 meters. Kasi kung ito ang sundin natin, napakalaki niyan. Mauubos ang oras, pawis at pagod niyo. Kaya, dahil letter V ang sunlight na pumapasok galing sa ibabaw, kukunin natin ang center. At dito tayo sa center maghukay. Yan ang eclipse na ganyan na sign. Sun,
time, tamang oras, 11 or 10 o'clock in the morning, east galing yung sun, sa east galing ang sun, hindi sa west. So kung morning, east talaga yan. Kasi paghapon ay nasa west na yung sun. Kaya hindi pwede sa hapon. Sa umaga tayo maghanap 11 or 10 o'clock in the morning. Napaka technical at masilan ng pag-record ko na ito. Pero alam ito, mayroong akong mga kaibigan na treasure hunter sa Leyte. Alam nila ang ganito. May mga nakakuha na ng ganyan sa loob ng yungib na kung saan tumama yung sinag ng araw ay doon nila kinuha. At nakuha nila. Pero hindi na natin sasabihin pa ang mga pangalan. Alright guys, at sana ay naibigan yung aking presentasyon today sa sign na eclipse. The sun is the ultimate pointer and detector to the long buried treasure during the World War II. Thank you so much. And before I go, I'd like to do some shout out to some folks at Barangay Prosperidad in San Carlos City. That's somewhere in Negros Occidental. And how can I forget people in Leyte, Surigao City, Surigao del Sur. And to you guys who's watching my videos right now, thank you so much. And don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.